What? Where are you? I can't see you. Okay. Okay. Are you okay? I can't see you. Wait, you don't have gloves again? Come on, come on. What are you doing? You don't have gloves on. Oh, this way, lang. Who got that way? Good morning, USA, and good evening, Philippines. Ayan. May araw. May araw today and napaka windy. Hi. Almost. I can't see you. So blurry. Boom. Who's that? Napaka hindi makita kasi. Hindi makita. Ayun. Makita ko na. Ha? Huh? It's windy. Ayun, nakita ko na. Hindi ko masyado makita. Ano, madilim. You don't have gloves, that's why I will give you. Oh, here, knock. Oh, here. 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 Just careful. Come on, your turn. Your turn. Just go that way, come on, this way. I have my cell phone. Wait a minute. My phone. Come, baby, come. Come out here, it's snow. Baby, come on. Huh? You don't have gloves, this way. Woo! Faster, faster. Here. Throw it. Hey, look. Walk the way. Thank you.
tara, nadapa, nadapa. Uy! Come on! Wait a minute, my cellphone! What's up, what's up? What? Agoy, napakabili. Ha? Are you okay, anak? Yeah. Windy man, guys, ay windy. You're going to what? Me? Me! Okay. Kusog ang hangin, guys. Kusog ang hangin. So, napaka-windy. May araw. Yes, may araw. Abo ko nakalkag na. Ang napaka-windy, guys. Sobra. And, natumba ang aming stand. Where are you? So, di rin ang pantok ito. Mara kong anak dito. Okay, mahulog ang camera. Okay. So, yan. Gusto kaya yung windy, guys. Napakalakas ng hangin. Eh, balak, ilubong ko ni ako ang stab dito. Ang sombrelo. Anak, where are you? Are you okay? Washing your hand? So, kasi nagiging tubig na. Ang hangin ay ganaaka. Sana may puro na lang Ginoo. Puro na lang ni Ginoo. Puro na lang ni Ginoo. Asa na akong mahal na. Natunaw na kasi yung snow. Matumba na naman kasi. Ay, Ginoo. Wala na nalilay ko. Maghihin mo ka nag-video ka ng lawa. Maganda kasi yung araw. Yung snow everywhere. Pero, maano nyo, pwede siya maglaro. Are you okay, Nak? So, pwede maglaro. And, ilagay ko na naman dito. Sa snow ko pinapatong ang stand. Para ilubong na lang sa, ano ba? Ilubong sa, ayan. Kaso lang mo. Wala pa rin eh.
Sana dili lang naman yung magkampi video siguro eh kay. Mag-stop na ako video guys kay wala ma lupa dito kasi kusog ang hangin. So super windy, napaka kita nyo naman, lumilipad yung aking buho. So focus na lang ako sa aking mahal na anak. Focus na lang ako. Nindagan pa nga akong stand. Focus na lang ako, maglaro kami na aking mahal na anak guys. Bala ko sana mag-live, kaso lang, yun nga, dahil napaka windy, and then, baka hindi ko ma-edit-edit ba, kasi pag mag-live, hindi na ma-edit, so that's why, gawa na lang ako ng video na ganito. Eh, ganun din naman guys, alam niyo yun, so, yun na lang, ganito na lang, mag-i-stop na ako guys, ayan, and, pasensya na ho, pasensya na sa inyong lahat na hindi ako masyado na nakabisita sa inyong mga bahay, sa inyo kasi gawa ng busy ako. Kasi gawa ng busy ako and dami kong ginagawa, dami kong iniisip and inahon ko na naman muli ang aking sarili para makatayo na naman kasi almost one month na akong nadapa na naman and tumatayo na naman ako. Nadapa na, maano na naman ang aking camera. So nadapa na naman ang aking sarili, hindi dahil sa kung ano kundi nadapa na naman yung puso ko dahil sa may mga nanakit na naman sa aking damdamin. Yes, nabuang na naman ako. Eh, kasi yung mga words na mga binibitawan, doon ako nahirapan sa mga pilit sinasabi sa akin na ganun ako. Hindi naman yun ang intention ko at hindi naman yun ang nasa kaloob kay butura ng puso ko. Wala sa isipan ko. And mga words, mga sinasabi sa akin, hindi maganda. And it's like, ayoko nang ganun. So parang, wala naman akong intention and ganun pala, ganun bang parang kung magbigay ka ba is magbigay ka ng galing sa puso mo, ibig sabihin eh binibili mo na sila. And sa mga tao kasi din naman ang humihingi, huwag kayong humihingi. Yung iniisip nyo naman yung ibinibigay ng hinihingian ninyo is binabayaran kayo at binibili kayo. Huwag naman yung ganun. Kasi sa una-tuna, kung problema ninyo, kung ayaw ninyong sabihin magkautang na loob, ikip nyo na lang sarili nyo. Huwag kayong magpaparinig. Huwag ninyong sabihin ang problema ninyo kung masasamain nyo rin pala na malaman ng iba na tinulungan kayo sa taong sinabihan ninyo. And then sabihin nyo, hindi kami nang hingi, kusang nagbigay. Eh, kung ganun ang mga ugali ninyo, wag na kayo. Kasi may mga taong kusang magbigay na kahit hindi nyo hihingian. Kasi yun yung mga taong yun yung mga taong malinis ang intensyon na naawa sa inyo baga, naawa sa inyo at gusto rin kayong tulungan, masolusyonan ang problema ninyo. So, especially yung pagdating sa pera. So, huwag na kayong mag-share. Kung ganun man lang ang mundo nyo sa buhay, na nahiya kayong pagsabihan na natulungan kayo ng isang tao or nakatulong yung tao sa inyo dahil sinagip yung problema ninyo at nasolusyon na naman. Kumbaga, pag nag-usap, kaya nakakatakot na yung mga hi, hello ngayon eh. Yung salitang hi and hello, how are you, kumusta, nakakatakot na in-entertain. Nakakatakot na sagutin. Nakakatakot na tingnan, isin. Kasi yan yung start ng pagko-communicate na kung saan magkukumustahan, anong nangyari sa buhay, about what happened to your love life, life. So, nagkukumustahan and then here we go, mag-uusap na kung problema. And then ito naman, may maaawa sa inyo, ipapadalan kayo ng pera, masolusyonan, masosolve lang yung problema ninyo. And then, at the end of the story, natanggap nyo, sobrang happy kayo, eh, nagastos nyo yung pera, happy kayo, wala nang perang natira kasi nagastos nyo na. Doon na magkakaroon ng problema, doon na magkakaroon ng issue. And,
ang nasasaktan doon, hindi kayo na tumatanggap. Ang nasasaktan doon, yung mga nagpapadala, yung mga nagbigay. Kasi, what? Ang sakit noon, kasi, kasi, hindi naman pinupulot basta-basta yung pera eh. Good job, anak. So, hindi naman pinupulot basta-basta yung pera. Pinagsisikapan nyo yun, pinagtatrabahuan din yun ng mahal kong asawa. Nagpapagod din yung mahal kong asawa nun, na maaga nagigising. Tapos, gabi na, minsan 11:30 p.m. or 12, may umuwi. Nagtatrabaho yung asawa ko, nagsisika. Yung asawa ko ang naghahanap buhay, ang nagtatrabaho dun. Hindi ako. Ako lang ang nagpapadala kasi tayo yung may komunikasyon. Kayo yung nakipag-communicate sa akin, hindi dun sa mahal kong asawa. Even though, hindi. Even though hindi ako ang naghirap doon, pero ang mahal kong asawa, and then yung mga words na binibitawan ninyo na wala kayong utang na loob sa akin kasi hindi naman na aking pera yun, pinaghirapan ng aking mahal na asawa yun, wala kayong respeto sa aming relasyon. Hindi nyo kuno-consider na asawa ako at kasal kami. Diba? So, yun lang, no? Sa mga taong tumatanggap ng pera, tumanaw, hindi namin sinasabing tumanaw kayo ng utang na loob. Appreciation is enough. Appreciation yung napaka number one na mahalaga dun eh. Na-appreciate nyo yung tao. And then, kung hindi kayo marunong mag-appreciate, huwag na kayong mag-share sa mga problema nyo. Huwag na kayong magdaldal. Huwag na kayong magdaldal na magpaparinig. Magsikap na lang kayo, ha? Magsikap na lang kayo. Magtrabaho kayo. Hanapin nyo yung pera na kung saan kailangan ninyo. Huwag kayong mangkingin kung ayaw nyo naman ng issue. Dahil ang hindi porkit nagbibigay ako o nagbibigay ako sa mga tao ay yung binibili ko na yung mga komunikasyon ninyo. Ayoko mag-spend ng money. Ayoko mag-waldas ng pera para lang dahil para kausapin niyo ako. Ayoko mag-waldas ng pera para lang sa makikipag-communicate sa akin. Ayoko ng ganyan. Kasi kung gano'n naman lang pala ang komunikasyon na kailangan bilhin, sana simula't simula, sabihin niyo na, oh, itong pag-uusap natin ngayon, baka kailangan bayaran mo ako. Kasi kung gano'n naman lang, yung perang ibibigay ko na tulong at masolusyonan ang problema niyo, itatabi ko na lang para maibili ko naman ng candy or laruan ang aking mahal na anak at mas isisave ko para sa future ng aking mahal na anak, hindi para ibigay at iwaldas, ibigay sa inyo ang problema, ang darating sa buhay ko. At the end of the story, ako yung mahi-hurt, ako yung masasaktan, ako yung masama. So wag na lang ganun. And total masama naman pala akong tao. Stay away from me na lang. Don't contact me, don't communicate with me anymore. Kasi ayoko ng toxic sa buhay ko. Ever since hindi ako nagtatanggap na pilihin ko, sanay na akong ilang taon na ba akong wala sa pilihin nyo. Lumaki akong mag-isa. Tumaban sa buhay. Nangangailangan tumatawag sa inyo. Hindi nyo ako narinig. Nadapa ako. Anong ginawa nyo? Pinagtawanan nyo ako, iniwan nyo ako sa ere. Pinagawa nyo ako ng kwento. Nalaman ko late na 4 years na ang nakaraan. And gusto ko ng buong pamilya, pero ayaw nyo. Ayoko i-force sa inyo. Ang Panginoon ang bahala mag-fix sa lahat. Tanggap ko na. So, huwag nyo na lang akong lapitan. Kung pagdating ng panahon, ako rin pala ang may kasalanan. Dahil nasolusyonan ka pa yung problema. Dahil nakakatanggap kayo ng pera. Dahil kayo nagpakasasama. Kaya ako ang may mali. Ako may kasalanan. Huwag na lang. Para ba? Wala akong kwenta eh. Pera lang ang halaga sa inyo. Hindi yung ako.
ko. Sakit kayo sobra. Pero pinipilit kong mag-move on. Bumagsak ako pero bumangon ako dahil nandiyan ang aking mahal na asawa at anak. Kailangan la ako. Hindi niyo ako kailangan, kaya stay away from me na lang. Ganun na lang. Kailangan niyo ng pera. Balang araw pag magtrabaho ako, magbibigay ako ng pera. Pero yung hi hello, kumustahan tayo, wag na. Mag-contact na lang ako sa inyo pag magpadala ako, pero yung kumustahan, magchika-chika, wala na. Ayoko nang saktan ng puso ko. Sugat na eh. Kumbaga, ito lang yung height ko. Abot langit na yung sakit ng loob. Nadamak. Mahirap. Nahirapan ako ibangon sarili ko. Bumabangon naman ako so far. Almost there na. Nakakapag-aral naman ako ulit-ulit. And nakakabasa na naman ako ulit at napasok ko sa aking kukuti. Yung iba. Soon. Gawin kong kasing lamig ng snow. Mga ice dito. Kung panahon to, ang puso ko. Kung saan dati napakainit. Ngayon, kasing lamig ng mga to. Ng weather na to, ng snow ko. Ang puso ko. Dahil sa inyo. Okay guys, sasahan nyo na ako, nag-game ako, nagdadrama ako. Parang gusto ko kasi lahat ng mga ano, detalye na itong mga nangyari sa buhay ko kasi gusto ko malaman ng aking mahal na anak. Balang araw paglaki niya, malalaman niya kung sino yung mga totoo at matitinong tao na sa paligid ko na kung saan pwede niyang sandalan balang araw. Right, anak? Yeah. Yes. Okay guys, thank you very much for watching our videos. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuportahan ng aming channel. Mag-ingat ho kayo. Mag-ingat ho tayo. I love you all. Bye-bye. Yung aking nananak.